nalikan ka ni Seryo kagabi? Biglaan lang naman yung esensya eh. Wala naman sa plano ko yun. Pero bakit mo hinayaan mangyari yun? Bella, tapatin mo nga ako. Bumibitiw ka na ba sa mga plano natin? Eh, biglaan nga lang nangyari yun. Hindi ko naman inaasahan yun eh. Nagsisisi ka. Hindi. Masaya ako. Masaya ako na hinalikan ako ni Seryo. Alam mo, pakiramdam ko, tumigil yung pag-ikot ng mundo ko. Bumalik lahat ng alaala namin dalawa ni Seryo. Pero alam ko kasi nawalingan lang naman lahat ng yun. Dahil ang hinalikan niya, si Belia, hindi naman si Marimar. Na kaya niya ako hinalikan, kasi ako si Belia. Paano kung nakikita niya sa'yo si Marimar? Ano ka ba, inosensya? Hindi yun. Hindi totoo yun. At kahit kailan, hindi minahal ni Seryo si Marimar. Paano niya mamahal yung isang mangmang, tatanga-tanga? Kaya niya ako nga pinaglaruan nun eh. Pinaglaruan nila ako ni Angelica. Kaya ngayon, sila naman ang paglalaruan kong dalawa. Yan ang total amount ng lahat ng in-advance sa Señora Santibáñez. Lumilon! Eh, ilang araw pa lang siya naglalaro ah. Wala tayo magagawa. Yeah. High roller ang Brenda. Brenda, babalik ako mamaya ah. Pero ayoko na dun sa mesa ang binibigay niyo sa akin. May malas yan. I want a new table. Of course. Pero bago ka makapaglaro mamaya, kailangan may ipakita ka sa aming papeles ng mga properties mo. Actually, kahit isang titulo lang, Señora Angelica. Sort of a collateral. Titulo? Friend, saan ka kukuha noon? Di ba lahat ng ari-arian nyo ni Renato, nakapangalan sa kanya? Make up your mind, Belia. Naghihintay ako. I'm ready to answer you now. And I hope you don't disappoint me. Tinatanggap ko na ang proposal mo. Really? Yes. And I'm excited to be your partner. Sorry. I'm just thrilled. Ipahanda ko ng dinner party natin. Now go ahead. Marami pa akong dapat kasikasuhin. I'll see you soon. Hello, Seryo. Pwede ka ba? Imbitahan sana kita sa isang dinner party. Will you be my date? Of course! Bro, tama-tama magkikita kami ni Belia. Tignan mo nga ito. Yan. Yan, pag binigay ko sa kanya yan, stay mo, sagutin niya ako. Huh? Depende sa itatanong mo. Yan pa ba? Hindi ayayain ko siya magpakasal. Hello. Hindi ka naman nagmamadali niyan. Ayoko na mag-aksaya ng panahon, Arturo. Bossing, baka naman pwedeng pag-isipan mo muna yan. Kilala mo na ba talaga si Belia? Eh, kailan lang naman kayo nag-umpisan lumabas niyan? Alam ko sumusugal ako. Pero ayoko na maulit yung pagkakamali ko noon. Nung buhay pa si Marimar. Ayoko na mawala pa si Belia. Ano ba talaga yan? Baka naman nagmamadali ka dahil iniisip mo si Marimar sa kanya. Sa bagay, sabi mo nga, magkaiba silang dalawa. Baka masaktan ka lang dyan.
Kahit na masaktan pa ako, basta mamahalin ko si Bella at gusto ko siyang pakasalan. Nicandro, kumusta ang walang kwenta kong asawa? Lagi nga po namin tinuturukan eh. Kung hindi, nagwawala. Napapirma mo na ba yung testamento? Hindi pa nga po eh. Bakit hindi? Hindi ba yun ang kabiling-bilingan ko na tutukan nyo? Mahirap po siya papirmahin eh. Dahil sa sitwasyon niya ngayon. Anong pinagsasabi mo? Eh, ma'am. Buti po, umuwi na kayo. Para mas makita niyo yung kalagayan ni Senyor Renato. Dog food na naman. Ew. Masarap to dati eh. Pero sawa na ako eh. Siguro mas ganado ako kung meron akong kahati nitong pagkain. Tulad ni Fifi. Diyos mio, bakit ko ba siya iniisip palagi? Galit pa naman siya sa akin. Gusto, we have a surprise for you. Ay, kung pagkain lang. No, thanks. Pipi, is that you? Yes, Pulgoso. Ako nga ito. Bakit nahihirit ka? Of course not. Kuwawa naman siya, Pulgoso eh. From now on, she will stay here with us. Mommy, thanks for letting me keep the dog. Siyempre naman, anak. Basta magpapangiti sa'yo, lahat gagawin ni Mommy. Pero alam mo, parang pamilyar yung aso na yan sa akin. Hindi ko lang matandaan kung saan ko nakita yan. Hello! Ako kayang alaga ng demonitang Angelica na mortal enemy mo. Pero, iba ko sa kanya, ha? Just me, I'm so excited. I just can't hide it. Magkakasama ba tayong uli, baby? Hmm? Feeling friendly ka lang sa akin kasi inayusan ako. But you don't love me, the real me. Mommy, you're going out later, di ba? Mm-hmm. Can I wait for you to come home tonight? Anak, late na uuwi si Mommy, kaya hindi mo na mahihintay. Kaya tatawagan na lang kita to say goodnight, ha? Hmm. Sige na, Corazon. Punta na kayo dun. Okay. Come on, Baby Gil. Pagosa! Come on! Handa ka na ba para sa party mo mamaya? Hindi ko alam, Inocencia. Kinakabahan ako. At hindi ko alam kung kaya kong ituloy yun. Bella, matagal na natin pinagplanuhan to. Alam ko. Pero hindi ko alam kung anong mangyayari. At hindi ko alam kung kaya kong gawin kay Sergio yun. Relax ka lang. Saan si Bella? Ako ba naman? Kararating lang natin. At hindi mo pa kasi siya sinundo eh. Mag-usapan namin dito kung magkikita eh. Ay, nandyan lang. Sige, sige. Hanapin ko muna. Sige, sige, sige. Ako dito. Rowena? Si Bella, wala pa ba? Actually, kakatawag lang. Andyan na raw ata. Andito na? Mm-hmm. Sige. Sir, huwag mong gawin ito. Please. Bella, ikaw lang ang taong nagturo sa akin umintindi kung ano yung mga bagay na kailangan kong paglaban at kalimutan. Ang pag-ibig ko sa'yo, yun ay isang bagay na hindi ko pwedeng pakawalan. Paglalaban ko yun.
Sir, tama na. Pakinggan ayoko pakinggan niya. Pakinggan mo ako. It's been a long and hard journey to get to you. Mahal kita, Belia. Kasandal mo ako, Belia. Tama. Marry me. Honey, anong nangyari sa'yo? Angelica, paano talaga si Renato? Oo nga eh. Paano ko siya papipilmahin? Sir, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Sagutin mo lang yung tanong ko. Simple lang. Sir, huwag mong sabihin ko. Huwag mong sabihin nagkakamali ako. Alam ko kung anong nararamdaman mo. Alam ko kung anong totoo. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal, saka ako tatahimik. Pero sigurado ako, alam ko ang nararamdaman mo, Belia. Makasalam mo ako. Please. Sir, hindi kita mahal. Kahit kailan hindi ko sinabi na mahal kita. Tali ng kamay niya. Honey? Ako na muna ako. Honey? Honey, meron na akong papagilmahan sa'yo, ha? Honey, sige, napilmahan mo na yan. May pinag-uusapan na kami. Well, tapusin niyo na. Naghihintay ako. Thank you.
namin kukuryentehin kung pipirmahan mo ang mga testamento ito. Anong testamento? Para saan? Ano yan? Pag nilipag kaliyari ako lahat sa kanya pag pinirma mo. Hindi ko pipirmahan yan. Hindi ko pipirmahan yan. Hindi! Hindi ko pipirmahan yan. Honey, pipirma ka na ba? Ayaw mo. Nicandro! Meron akong mahalagang sasabihin sa inyong lahat. And I want to make this announcement with someone very important in my life. I'm sure nagtataka kayong lahat kung bakit ako nag-host ng party tonight. Gusto kong maging bahagi kayo na napaka-espesyal na mangyayari sa buhay naming dalawa ni Belia. Tonight, I will propose to Belia Aldama. Ano, Renato? Pipirma ka na ba? Ayaw mo talagang pumirma. Nicandro! Fuck! Hindi ka iiwan.
alam mo na ako. Ano ko? Sira ulo, ha? Bye. Angelica! Angelica! Hindi talaga mapagkakatiwalaan yung si Belia Aldama. Pinagplanuhan niya to eh. Gusto ko niyang saktan. Hindi ko alam kung bakit, pero talagang pinagplanuhan niya to. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto niyang ginagawa sa akin to. Mabuti pa, huwag mo na siyang isipin. Huwag mo hayaan. Ganito yung kanya. Pagdaan ako na to dati. Ito yung sakit na naramdaman ko dati kay Marimay. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kapantay ng sakit na yun. Ang sakit na minibigay sa akin ni Delia Aldama. Bakit kaya ganun? Pareho nila akong kayang saktan. Singpait at singhat din ang pagpapasakit na binibigay sa akin ni Marimay. Ni Delia Aldama. Nagulat ako nung ginawa ni Sergio yun dahil hindi ko inaakala na gagawin niya sa akin yun. Hindi mo ba naisip na yayayain ka niya? Hindi. Ang plano ko lang naman, papuntahin siya dun sa party para marinig yung announcement ni Rodolfo. Pero wala sa plano kung nasaktan ko siya ng ganun. Pero di ba, ang plano mo naman sa dulo, ang pasakitan talaga si Sergio ng sobra. Ang paasahin. At bilugin ng kanyang ulo. Katulad ng ginawa niya sa walang kamuang-muang na si Marimay. Ito na ang pagsasakatuparan na pagiganti mo, Belia. Pero inosensya, hindi ko alam kung masisiyahan ako sa ginawa ko. Parang hindi ko kaya makita si Sero na nasasaktan. Ang ibig mo sabihin, may nararamdaman ka pa sa kanya? Paano si Rodolfo? Itutuloy mo pa ba ang pagpapakasal mo sa kanya? Finally, you are engaged. Engaged and in love. Why so sudden? Why her? Dahil gusto ko siya. At dahil gusto ko ang business opportunities na dala ng pagpapakasal namin. Bruno, alam mo naman dati ko pag gusto kong expand ang family business namin. Gusto kong patunayan kay Papa at sa first wife niya. I wanted to buy into the Aldama Corporation. It's not for sale, man. It's not necessary anymore. Once magpakasal kami, pupunta na rin sa akin ang kumpanya. At mapupunta rin sa akin ang kalahati ng mga bilyones nila. Is it a brilliant move? So what do you want to say? You marry her for money, what? I'm marrying her for love and money. Don't you have a prenuptial agreement? Pag-isipan ko na yan. At may plano na ako tungkol dyan. Uy! Renato! Huy! Gumising ka nga! Renato! Mag-usap tayo! Ano naman ang gusto mo? Bakit mo pinirmahan yung testamento? Wala na akong magagawa! Papatay na nila ako! Eh, tanga ka pa lang talaga eh! Pagkat wala silang nakukuha sa iyong pirmahan, hindi ka nilang mapapatay. Pero paano na ngayon? Baka na, nakuha na ni Angelica ang gusto niya sa'yo. Ibig sabihin nun, hindi ka na kailangan ni Angelica. Wala ka nang pakinabang sa kanya, kaya pwede ka na niya magpatayin. Tigil na muna ako! Hindi na kita pakikindihan, umalis ka na dito! Tama na! Alam kong ginagawa ko! Alam mo sa
fool! Hindi ako baliw! Hindi ka ba talagang baliw? Bakit ka pumirma? Kung nasa tama ang isipan, bakit mo ginawa yun? Parang pinatay mo na yung sarili mo, Renato. Sa pagpirma mo ng testament na yun, you sign your death sentence! Ana! Tigil mo na ako! Success, Mare! Forgive me talaga ako sa'yo. Ikaw pa rin ang nagwagi sa inyo ni Renato. And I'm sure ang saya-saya mo na. Medyo. Medyo. Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Tsaka nasa'yo na lahat ang pag-aari ng Santibanez. Friend, ang yaman-yaman mo na! Para kasing kulang pa. Kulang? Ano pa bang gusto mo? Alam mo, Monica, akala ko lubos-lubusan na ang saya mararamdaman ko ngayon. Hindi pala. I feel so empty. Hindi lang pala pera ang mapapasaya sa mga tao. Eh ano pa? Basta may hinahanap-hanap ako na alam kong mapapasaya sa akin. Ano nga yun? Baka naman, sino? Sa seryo, hanggang ngayon siya pala ng laman ng puso at isip ko. Gusto ko man siyang kalimutan, hindi ko magawa. Hindi siya mawala sa isip ko. Sorry. Are you okay? Yeah, I'm really sorry. I'm really sorry. By the way, I'm Olga. Hi, Olga. I'm Sergio. Sergio Santibanez. Yeah, I'll give you my card. Kakapalan ko ng mukha ko. This is my number. So nice of you. Then call me anytime. Aalis na kami. Huwag niyo akong ginugulo kapag nasa Manila. Lalo na kung tungkol lang ito kay Renato. Ma'am, paano kung tumakas siya ulit? Nag-usap na kami ni Nicandro. Alam niya na kung anong gagawin niya. Sigurado po ba kayo sa inuutos ng senyora? Oo naman. Ayoko na binibwisit ako ng Renato niyo. Lalo na ngayon wala na siyang halaga sa akin. Dahil nakuha ko ng gusto sa kanya. Kayo na lang bahalang maglipit sa kanya. Okay? Friend, ano ipapagawa mo kay Renato? Sabihin na lang natin na malapit na siyang manahimik. Let's go. Klase mo natin yung presidente nito, si Francisco Gonzalez. Last year? Since when have you been with last year. Last year? So ito yung track line, no? Yeah. That's a box. I see. Excuse me. Nakaharap kayo sa daan. Oh my God, you're a race car driver! I'm a big fan of yours. Pwede yung photograph? Talagang sa gitna pa kayo naglandian, no? Excuse me. Thank you. So, ganoon na lang? Yeah. Oh, sige. I have your card anyway. Yes. Sino ka ba? Hindi mo ako kilala. Kaya huwag kang sumabat dyan. Kung ako sa'yo, alis na. Alis! Lelia, ano ba? Kita pa nag-usap kami ng kaibigan ko eh. Bakit na galit ka? Nagsiselos ka ba? Bakit naman ako magsiselos? Ano ginagawa mo dito? Ang sinusundan mo ako. Hinihintay ko si Rodolfo. Ah, oo nga pala. Engaged ka na pala. Kakasal ka na pala. Invited na ako. You're not invited. Basang-basa na kita, Bella. Alam ko may gusto ka pa rin sa akin. Alam mo kamo. Ay. Grabe ah, nakakapagod yung biyahe na yan. Buti pa friend, mag-beauty rest muna tayo. Ano ka? Pupunta tayo ng bar, no? Bar? Kaya gaga, maglalasing ka na nga? Hindi. Pupuntahan natin si Sherry doon. Diba last time doon natin siya nakita, mali mo rin siya ulit. Ano
ka ba, friend? Di ba sinabihan ka na niya na ayaw na niya sa'yo? Eh, miss ko siya eh. Mali mo ba, miss na din niya ako ngayon? Eh, pinagtabuyan ka na kaya niya. Ah, sige, ganito na lang, Monica. Mamili ka. Pupunta ako ng casino o pupunta ako ng bar. Tara na. Sampay bar na yan. Let's go! Let's go na! Waiter! Dalawang blue coffee na, please. Boss, nakita ko si Belia. Bad trip, no? Parang ngiti ka ng ngiti dyan. Siguro may na-discovery ako eh. Ano yun? Alam mo si Belia Aldama. Kanina nakita mo yung babaeng kausap ko yung nakapula. Nakakilala ko lang sa kanya. Mahaba yung buhok. Oo, yung sexy. Kausap ko siya. Sabi, pagpasok ni Belia, nakita niya parang biglang nagselos na nakita nag-uusap kami. Oo, parang yung pagkaselos niya, yung malapit na doon sa pagkaselos ni Marimar. Ganong klaseng reaksyon. Nakakapagduda, nakakapagtaka eh. Oo nga. Kasi isipin mo, bakit naman siya magsiselos ng ano? Kung wala sumuso sa akin kahit konti. Di ba? Boss, medyo tama ka dyan. Eh kaya lang, si Rodolfo Sanilis, yung papakasalan niya. Oo, eh kahit na ba. Pakakasalan naman si Rodolfo eh. Pero pa pwede naman may gusto sa akin. Ibig sabihin, kasi pag-asa pa ako sa kanya. Huh? Ano gagawin mo? Kukunin mo na naman siya. Bossing. Kung wala ka naman mga pala dyan, emote ka ng emote. Siguraduhin mo na, baka mga take to yung pag-busted niya sa'yo. No. This time, patutunayan ko talaga na tama ang utong doon. Pwede tayong magpakasal out of town. Or even out of the country. Ah, you will love this place. Hawaii! Pinaka-romantic na lugar para magpakasal, di ba? What do you think? Belia? Ha? Ikaw na lang bahala. Belia, hindi pwede akong bahala. This is our wedding. I want you to be involved. Sir, ma'am, yung food tasting na po sa Villa Constantia sa Saturday, 7 p.m. Okay. At yung florist po na si Joan Mendez sa Monday po, 6 p.m. Sabihin mo, ha? Okay. And yung contact number po, hinihingi na yung sa buong entourage. Oh, entourage. Makipag-coordinate ka na lang tapos tawagan mo si Innocentia, itanong mo sa kanya kung sino makasal sa entourage. Okay. Kailangan mo patunayan talaga. Hello, Rowena? Yeah. Ah, serio? You recognize my voice, ha? Galing. Yeah, I need a favor from you sana. Okay lang ba? Oh, talaga? Ask ko talaga sa'yo. No, simple lang naman ang kailangan ko eh. Can you just give me the schedule of Belia Aldama next week? Saturday, around that time? Sige. Paalam mo sa akin kagad, ha? Okay, thanks. I owe you, ah. Okay. Sige. Gusto ko yung pinag-iingat dito, di ba? Gusto ko yung setup, di ba? Humihingi po lang ako ng sana si Mr. Estes this week. Saturday, 6 p.m. Okay. But wait! Anong Saturday? Kakasabi lang namin tayong food tasting sa Saturday, oh. What's up? Ano ba? Pakisabi, hindi ako pwede sa Saturday dahil may food tasting daw kami. You, Rowena. Okay, ma'am. Pakiayos natin schedule, ha? Yan, set up na yan. Mm-hmm. Baby, ano ba? Gusto mo ba ng red na flowers o white or ano? Hey, babe. Nahala ka na. Boss, sino na naman yan? Babae kanina. Ang dami, ha? Te.
Hello? Hello, Olga? Yes, this is Sergio. Ang bilis mo naman tumawag. Oh, hindi, kasi may tatanong sana ako sa'yo. Oo na, lahat ni tatanong mo, oo na. Free ka ba bukas ng gabi? Oo naman. Kahit saan, saan mo gusto? Ganun ba? Well, eh, kung ganun, pwede bang magkita tayo sa Ice Blue Bar tomorrow night? Ice Blue Bar? Yep. Siguro around 8:30. Tapos magsuot ka ng pinaka-sexy mong damit, ha? Kasi alam ko naman sexy ka, pero parang mas madagdagan pa ng konti. Eh, sexy naman talaga ako eh, di ba? Okay, saan ko yan bukas, ha? Okay, see you. Take care. Bye. Gusto ko talaga. Malay mo. Dahil sa paraan ko, malaman natin na totoo. Kapal ng mukha ng seryo na yan. Sinabi ba naman nagsiselos ako? Bakit naman ako magsiselos sa kanya? Eh, bakit ba? Parang umuusok yung ilong mo sa galit. Hindi ah. Naalala mo ba dati, yung ako nga pinagselosa mo? Kay Sergio, diba, nung nando tayo sa Villa Santibanez? Gigil na gigil ka pa nga sa galit. Para ngayon, gigil na gigil ka sa galit dahil sa selos. Inesensya, hindi na ako nagsiselos kay Sergio. Wala na siyang talab sa akin. Sigurado ka? Oo. Oh. Katika. Oh, wow, sandwich. Mami, bibigyan ka si Magasa. Sure, baby. Oh, pari mo talaga yan. Kulit talaga na si Crescita. Boss. Oh, pala yung kasutan mo, ah. Pina-express dry clean ko pa yan para kwash na kwash ka rin sa date nyo. Nice ba to? Pwede ba naman ako pumili ng bago, di ba? May oras pa naman. Masyado kang tensyonado. Ako tuloy mas kinakabahan sa'yo eh. Naku, ikaw, sigurado ka na ba sa plano mo na makipag-double date sa kanila? Nga eh. Hindi ko alam kung mararamdaman ko pag makita ako magkasama si Salinas tsaka si Ben. So talaga, baka naman sa kagustuhan mo pagselosin siya, eh ikaw yung mas magselos dyan, ha? Turo, kinakailangan ko talagang gawin to. Kinakailangan makasiguro ko. Gusto kong patunayan sa sarili ko na wala na talagang pagtingin sa akin niya si Bella. At oras ang papatunayan ko, sige, hayaan ko sila. Bahala silang dalawa ni San Ginis. Ma'am, ano ba yung occasion na puntahan ni mo? May food tasting ako, tapos itignan ko yung reception ng kasal ko. Sama mo na rin to. Magpakasal talaga ka? Alam na na ni Crescita? Hindi pa. Jesus! Baka lalo lang talagang magtampo ni mo si Crescita. Gisabi ko na yan. Corazon, huwag mo lang sana sabihin mo na sa anak ko to. Gusto ko na ako mismo magsabi sa kanya, mahanap lang ako ng tamang tiyempo. Eh, parang nakikita ko na ang face ni Crescita eh. Kawawa naman. Huwag na lang kang magpakasal. Bitawan niyo nga ako! Bitawan? Bilisan niyo. Bitawan mo ako, ha! Masakit! Kakasakit ka na talaga! Saan niyo ba ako dadalhin? Huwag niyo nang alamin, senyor. Kaya kapag sinabi ko sa'yo, hindi ko magugustuhan ang gagawin namin. Ayaw to, bumitaan natin, ha? Pare naman, tandaan lang. Huwag ka nang masyado marahas. Oo nga, masakit ka! Okay, huwag ka nang makilang. Tumulong ka na lang. Pasok mo yan. Pasok! Okay, sakay. Hello? Ano? Nasaan ka na? Hello, Sergio. Sorry talaga. Hindi ako makatakas kasi nandito pa yung asawa ko. Di ba siya natutulog? Asawa? Hindi mo sinasabi sa'yo may asawa ka pala.
Sorry talaga, Sherry. Alam mo naman, type na type kita noon pa. Pero alam po, hindi ka makikipag-date sa akin pag nalang may asawa ako. Bihira ka naman. Paano ngayon yung plano ko? Nasira na lahat. Sorry talaga, Sherry. Sorry, sorry. Ah, sige na. Sherry? Sherry? Sherry, buti na siya. Bakit kita dito? Alam mo ba, kagabi nandito rin ako. Pumunta ako dito kasi nagbabakasakali ako nandito ka eh. Diba, Angelico? Sherry, let's be friends for all time's sake. No thanks. Nandito na po yung catering natin at yung florist. You can check out the place after you've settled. Okay, let's go in. Mom, sir. Wow. Good evening, sir, ma'am. Good evening. Looks good. Thank you. Thank you. Okay, I'm happy that I'm right. Kasama niya. Jerica. Hi, guys. Señora Satibanes, bakit nandito ka? Wala ka yata sa kasino. Ikaw, Zero, nananadya ka ba? Na tuwing magkasama kami ni Belia, sumusulpot ka. San Ynez, member din ako dito sa resort na to. Check the papers. That's why we're free to come here anytime. We're just gonna have dinner. Mm-hmm. Oh, I didn't realize. Related pala kayo sa isa't isa. Magkaparehas kayo ng apelyido. Magkamag-anak kayo. So, date mo ang cousin mo, Zero? Asawa ko ang ama ni Sergio. Ah, madrasta ka. So, Sergio, is Senora Santibanez your evil stepmother? Hardly. Wala namang sigurong evil stepmother na kasing kanda ni Angelica. And besides, hiwalay na kami ng asawa ko. No wonder.
baka nakahalata siyang pinagsasabay mo silang dalawa. Well, willing naman silang pagsabayin ko sila. Bakit, Belia? Naiinggit ka ba? Na napaglaruan ko sa aking mga kamay ang mga santibanyas. Di ba ako tinatali? Ba't niyo ako tinatali? Tagalin niyo yan! Ayoko niyan! Ayoko niyan! Ayoko niyan! Ayoko niyan! Ano, tapos ba yan? Ba? Ha? Leandro? Leandro? Diego! Muna na kami, senyor. Diego! Huwag niyo iwanan dito! Huwag niyo iwanan dito! Diego! Bye! Diego ko dito! Alisin niyo ako dito! Alisin niyo ako dito! Ayoko dito! Mag-iisa ako dito! Lagi lang ako tinatali dito! Can we stop this nonsense? Pakiserve na yung main course. And please, excuse us. Oh, and by the way, after your dinner, you're free to join us for dessert. You can have, you know, chocolates, coffee, or tea, whatever. Whatever you want. Nagpapatawa ka ba? No, thank you. Makakaalis na kayo. Rodolfo, relax. Wala naman kami dito para makipag-away sa'yo eh. In fact, gusto namin makipag-ayos sa inyo. Diba? Relax? Sir, alam ba ibig sabihin ng relax? Relax yung wala kayong dalawa dito. Kaya umalis na kayo, please. Eh, alam niyo, sa totoo lang, gusto ko talagang sabihin na okay lang para sa akin na magkatuluyan kayong dalawa. You know? Hindi na ako manggugulo sa inyo. Gusto ko pa nga maging magkakaibigan pa tayo ngayon. Bakit hindi natin pagbigyan si Serious Antibias? Mag-double date tayo. We'll join you later. Okay, baby. Sure. Set. Alright. San Ines. Thank you. Okay. Nagbihis ka ata. Bakit hindi? Nasa pool naman tayo. Ikakasal ka na pala. Bakit parang hindi ka masaya? Ni hindi man lang kitang nakita ngumiti. You're so manang kasi. Listen up. Dahil hindi ako katulad mo na madaling bumigay. Natuto na ako. Minsan na ako napaso na laki na walang ginawa kundi bulahin ako. Naginamit lang ako. Niloko lang ako. So where is all that bitterness coming from? Hmm? Dahil hindi ko kailangan maglandit para lang makaisip. Kasalanan ko ba kung nakikipaglandian sila sa akin? Ganun talaga kapag cheap. What did you say? I said you're cheap. Okay. Oho! What's this? Earl Doc? Come, Bella. Let's enjoy the night. Let's go. Seryo, pwede bang mahiram ko yung susi ng kotse? May kukunin lang ako? Basta. Hello, Angelica. Busy talaga yung Belle Aldamang yan. Nangaagaw pansin. Palagi na lang siya umeksena, ha? Eh, di umiksena ka din, friend. Yun na nga ang ginagawa ko. Hindi ako makapayag na harap-harapan ko agawin niya sa akin si Seryo. Yan naman. Naku, friend, ipaglaban mo si Seryo. Huwag kang papatalbog, no? Tsaka huwag kang papatalo dyan sa Belly Aldama na yan. Talagang hindi. Huwag niya akong subukan, no? O siya, sige na. I have to go. Tuloy ang laban. Yeah, baby. Iba ka talaga, Fifi. Malayong malayo kayo ni Chichi. Naman, she's so ugly kaya. Huwag ka nang bitter, no? Sa'yo pa rin naman ako na-awe, di ba? So true. Basta huwag ka nang magiging salawahan ulit, ha? Or else, hahawaan kita ng garapata. Ito naman, nanakot pa. Promise, ikaw at ikaw na lang ang para sa akin. You're the one, baby. What? Oh my gosh. Ibig niyo mong sabihin, magkasama ngayon si Nabilia, si Sir Sirio at si Rodolfo. Sus Mariusip, sana okay lang si Bilia. Kaya niya yun, corazon. Tika, bakit nga ba gusto ni Bilia na mag-get up pa sila Sir Sirio? Eh hindi ba nga
Alam naman niya na sobrang affected siya doon eh. Kahit noon pa. Baka naman, talagang gusto lang niya na magkita sila ni Sir Sirio. Gisingin naman natin ang gabing ito. Paano? Mag-skinny dipping tayo. Tamang-tama, naka-bathing suit ako. Talagang gusto mo na laging ikaw ang sentro ng atraksyon. Siyempre, gusto ko palagi akong bida. Pero mas mukha kang kontrabida. Talaga? Ang sexy kong to? Pang top billing, star of the show? Annabelle, may laban ka ba? I don't think so. Ang mga manang nakagaya mo, puro lang dandan. Ana boys, who wants to join me? Belia, saan ka pupunta? Naalala ba ni mo? Noon pa. Maremar pa lang yan, na doon sa Iceland, di ba? Sa Iceland niya. Dali-dali yung paikuti ni Sir Sirio eh. Hindi na ngayon, Corazon. Malakas na loob ni Belia. At hindi na siya madaling magpapadala sa kanyang emosyon. Kaya lang naman siya nakikipagtagpo kay Sirio ay para makapagigante. Isa lamang itong laro kay Belia. Natiyak kong pananalunan niya. So it's a game. Sabi sa akin nung sa swimming na tayo. Wait ah, I just get your wine. Bella, malamig ba? Ah, seryo. Ako yung date niya. Well, ayun naman kung malasing siya. Hindi. Mahaba pa ang gabi. Sige, inom ka lang. Sabi, ha? Seryo, bumalik ka nga dito. Ako yung kadate mo. Oo, oh, narinig kita. Hindi mo naman kailangan sumigaw, eh. Excuse me. Angelica, anong sinasaya mong hindi kita kayang talbugan? Bakit hindi mo pamili ng dalawang lalaki na to? Kung sino pipili niya sa ating dalawa? Niyabang mo? Akala mo sino ka, ha? Angelica! Walang hiya ka! Mas walang hiya ka! Angelica, ano ba? Walang hiya ka, Belia ka? Pwede ba huwag kang magwala dito? Descend itong lugar na to! Sino ka para pigilan mo, ha? Angelica, tama na. Pwede ba? Ilabas mo na yung babae niyan dito. O ikaw, kanina pa ako namumuno sa'yo, ha? Simula dumating ko, tinitigan mo ako, ha? Hindi ako natatakot sa'yo, Jen, ha? Di ba? Mas lalong hindi ako natatakot sa'yo. Ikaw? Mga agaw ka ng asawa, malandi ka! Walang hiya ka! Jerica! Walang hiya ka, Bella! Come, Bella. Walang hiya kayo! Let's go home. Sa akin? Seryo? Seryo ba tulala
pwede ba tayo mag-usap? Hindi ko na kasi kaya to eh. Oh, alin? Tungkol sa atin. Sa engagement. Rodolfo, ayoko lang magpakasal. Ito. So, kailan tayo ulit magkikita? Bahala na. Seryo, let's make plans. Pwede ako bukas o sa makalawa. Busy. Busy next week, the week after next. I'm busy. I'm sure masisingit mo naman ako sa busy schedule mo, di ba? Look, Angelica, tatapatin na kita. Wala naman talaga akong balak lumabas ulit kasama kayo. Ano? Bakit mo ako dinate? Dahil ba kay Seryo? Hindi. Dahil kay Seryo. Tuwing nagkikita kayo, nag-iiba ang ihip ng hangin. Kitang-kita ako kanina. Selos na selos ka. Umamin ka sa akin. Pinakarangkay ni Seryo. Ano ba, Rodolfo? Nasasaktan ako! Sinasaktan mo rin ako! Kaya nga tinatapos ko ni. Dahil ayaw ka tang saktan. Wala kinalaman si Seryo dito. Sariling desisyon ko to. Ayaw ko magpakasal sa'yo dahil hindi kita mahal, Rodolfo. Patawarin mo ako. Pero hindi ko talaga kaya. I'm sorry. Kasi wala akong makuha ng ibang date. Ginamit mo lang ako. Bakit? Ginamit mo rin naman ako lang, di ba? Pinaasa. Pinaibig mo sa'yo. Pero si Daddy pa rin ang pinakasalan. What? Wait, style? Seryo. Seryo, minahal kita. Well, I'm sorry. Tapos na tayo, Angelica. Matagal na tayong tapos. Seryo at Angelica? Anong ginawa mo? Kung di lang ako nakapagpigil sa kanila, pinatay ko na. Pasalamat sila nandun si Rodolfo. Pero nakailang linggo na ako sa opisina ni Seryo. Ni minsan, hindi naman nagpunta doon si Angelica. Ni hindi nga niya nababanggit ang pangalan ni Angelica eh. Pero hanggang ngayon, may relasyon silang dalawa. Lalo na ngayon na wala na si Angelica at si Renato. Teka, ano bang balak mo ngayon? Huhulihin ko talaga si Belle. Alam ko may tinatago siya. Bossing, talagang ayaw mong tantanan yung babaeng yan. Alam mo, kaduda-duda yung mga kilos niya. Ibang-iba sa pagpapakilala niya, sa pinapakita niya. Eh ano naman ang proof mo? Wala. Wala pa. Kaya nga, Antonio, pakimbestigahan naman. Oh. Gusto ko lang talaga makumpirme. Sige, pare, gagawin ko yan. Paiimbestigahan ko si Belle Aldama. Pero sana naman, tigilan mo muna yung mga issue regarding Belia. Pwede lang. Ayusin muna natin itong business. Susundan ko bawat kilos niya. Ay. Tawagan mo si Brenda. Kailangan ko siya makausap. Oh, sige. Sino yan? Patayin mo sagutin. Si Rodolfo. Hindi ko alam kung bakit siya tumatawag sa akin, pero inuro ko na yung kasal namin. Ha? Hindi ba siya nagalit sa'yo? Nagalit. Anong ginawa mo dahilan sa pag-uwi sa kasal niya? Sinabi ko na hindi ko siya mahal.
Belle naman, ang sakit nun. Hindi ka man lang gumawa ng ibang rason. Sana nagpalusot ka man lang. Tama ni Pagpapangga. Niloloko ko lang naman siya. Alam ko balang araw maiintindihan niya rin ako. Kaya mas maigi na wala na lang ako sa buhay niya. Dahil ginagamit ko lang naman siya. Para pasalosin si Sergio Santibanez. Ano na ba plano mo ngayon, Belia? Ngayon mula na si Rodolfo Saninis. Anong karoon mo kasi? You mean to say, iho, pinauwi mo ako all the way from America, tapos hindi mo naman pala itutuloy ang kasal mo? Ano ba naman yung Rodolfo? It's not my fault. Ang fiancé kong nag-back out, hindi ako. And sino na nga ba ulit itong babaeng ito? Anak mo ni Senyor Gustavo Aldama. Belia ang pangalan. Belia? At kailan pa naman nagkaroon ng anak na Belia itong si Gustavo? Ma, don't tell me. Nakalimutan yun, ha? Of course not, iho. My memory is very sharp. And I remember it very clearly. Hindi Belia ang pangalan ng batang yun. Naku, hindi Belia. Ano po? Marimar. Marimar? Sabihin kahit sino dito ang kaibiganin. Hindi ako tulad nyo. Mga baliw kayo dito lahat. Ay, hindi ka baliw. Eh, paano ka napadpad dito? Tsaka, ba't ka lang hingin eh? Ano ba lang nangyayari sa'yo? Marimar ang pangalan ng anak ni Gustavo? Of course, iho. Yun ang totoong pangalan niya. At yun ang talaga ang pagkakakilala ko sa batang yun. Sa katunayan, well-publicized pa nga yung nangyari sa kanilang plane crash ng pamilya niya eh. And it's all over the papers. Sa lahat ng periodiko, Marimar Aldama ang nakasulat. Kailangan ko makita itong mga dyaryong to. Malasang ko itong koma. Malaking bagay itong sinabi niyo sa akin. Bagay ito para kay Belia Aldama. Ay, nako, friend. Ito na naman ang bagsak natin. Eh, broken-hearted kaya ako kay Sergio. Eh, akala ko maglaro at manalo, no? At yung Belia yan, baka hindi niya alam kaya kong pumatay. Eh, sinabi ko naman kasi sa'yo, wala ka ng pag-asa doon. Ah, ganun. Eh, kung ikaw kaya hindi ko bigyan ng pag-asang magkaroon ng buhok, ha? Tanggalin kong hair extension mo. Friend, huwag ka na masyadong violent. Sakit. Violent? Gaga ka talaga, ha? Pinapainit mo yung ulo ko. Ako nagpapainit, oh, si Sergio. Oo nga siya. Napapagod na ako kakaimot sa kanya sa resort, ha? Uminom ka muna.